Know, wonder, and learn. Magandang araw mga karadyo eskwela. Ako po si Margaret Rehagto na nasa ikalawang baitang ng Cordon South Central School Main. Nasubukan niyo na bang makatanggap ng isang birthday card? Kaya saya-saya sa pakiramdam, di ba? Ngayon, ating aalamin ang mga dapat gawin at sundin sa pagsusulat ng ating liham para sa isang may kaarawan sa asignaturang MTB-MLE. Tara na! Matuto sa Radyo Eskwela! Makilahok at matuto. Makilahok at magtagumpay. Wikang sa kultura'y sumasalamin. Sama-samang tuklasin at pagyayaman. Pagkakakilanlan ay pagtibayi. MTB-MLE. MTB-MLE sa radyo. MTB-MLE sa radyo ay sumasahim papawid. Ito ang MTB-MLE Radyo Eskwela. Kumusta mga bata? Ngayong araw, tayo ay gagawa ng liham. Nasubukan na ba ninyong gumawa ng liham? Opo! Para kanino ang liham na inyong ginawa? Sige, mamaya ating malalaman kung paano gumawa ng liham. Ako ang inyong guro sa araw na ito, Binibining ni Seth Pia Guray. Handa na ba kayo? Bago tayo magsimula, siguruhin kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating pagsasahing papawid. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Opo! Mabuti kung ganon, para may lakas ang inyong katawan at isipan upang mas madaling maunawaan ang aralin natin ngayon. Ngayon, bago natin simulan ang bago nating aralin, nais kong malaman kung natatandaan niyo pa ang nakaraang aralin natin. Tama, magagalang na pananalita na ginagamit sa pakikipag-usap sa telepono. Magbigay nga ng mga halimbawa ng magagalang na pananalita na ginagamit natin kapag tayo ay nakikipag-usap sa telepono. Tama, walang anuman po. Ano pa mga bata? Tumpak, paalam po. Magaling, lahat ng inyong nabanggit ay mga halimbawa ng mga magagalang na pananalita na ginagamit sa pakikipag-usap sa telepono. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon, makinig kayo at may babasahin akong isang liham pagbati para sa may kaarawan. Makinig kayong mabuti. Quirino Cordon Isabela, Mayo 4, 2021. Kaibigan kong Sonia, kumusta ka na? Itanggap ko ang iyong liham paanyaya tungkol sa iyong selebrasyon ng 7th kaarawan mo na magaganap sa 6 ng Mayo. Binabati kita at masaya akong ipagdiriwang mo ito kasama kami. Ang iyong kaibigan, Noemi. Uulitin ko ang liham pagbati para sa may kaarawan. Quirino Cordon Isabela, Mayo 4, 2021. Kaibigan kong Sonia, kumusta ka na? Natanggap ko ang iyong liham paanyaya tungkol sa iyong selebrasyon ng 7th kaarawan mo na magaganap sa 6 ng Mayo. Binabati kita at masaya akong ipagdiriwang mo ito kasama kami. Ang iyong kaibigan, Noemi. Nagustuhan niyo ba ang aking binasang liham mga bata? Opo! Ngayon,
inyong sagutin ang mga tanong tungkol sa liham na aking binasa. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Sino ang nagsulat ng liham? Tama! Si Noemi ang nagsulat ng liham. Para kanino ang liham? Magaling! Para kay Sonia. Ano ang nilalaman ng liham mga bata? Tumpak! Tungkol sa pagbati ni Noemi para sa kaarawan ni Sonia. Kailan ang kaarawan ni Sonia? Tama! Ang kaarawan ni Sonia ay sa 6 ng Mayo. Mga bata, sa pagsusulat ng isang liham, katulad ng liham pagbati, may mga pamantayan tayong dapat sundin. Narito ang mga dapat sundin sa pagsulat ng isang liham o liham ng pagbati sa may kaarawan. Una, nagsisimula sa malaking titik ang bawat pangunusap at nagtatapos sa wastong bantas. Ikalawa, paggamit ng malaking titik sa mga pangalang pantangin. Ikatlo, tamang paggamit ng tweet o iba pang mga bantas. Uulitin ko ang mga pamantayan na dapat sundin sa pagsulat ng isang liham o liham na pagbati sa may kaarawan. Una, nagsisimula sa malaking titik ang bawat pangungusap at nagtatapos sa wastong bantas. Ikalawa, paggamit ng malaking titik sa mga pangalang pantangi. Ikatlo, tamang paggamit ng quit o iba pang mga bantas. At may mga bahagi nitong dapat sundin. Una, pamuhatan. Dito nakasaad ang tirahan ng sumulat at petsa kung kailan isinulat ang sulat. Ito ay nasa bahaging kanan ng iyong papel. Halimbawa, Valdos Street, Kapirpiriwan, Cordon, Isabela, Mayo 4, 2021. Pangalawang bahagi, Bating Panimula. Ito ay magalang na pagbati kasama ang pangalan ng sinusulatan at sa hulihan nito ay may quit. Ito ay sinusulat sa bahaging kaliwa ng papel. Halimbawa, Mahal kong Sonia. Pangatlo, Katawan ng Liham. Ito ay nagtataglay ng mga bagay na nais sabihin ng sumulat. Halimbawa, Kumusta ka na? Natanggap ko ang iyong liham paanyaya tungkol sa iyong selebrasyon ng 7 kaarawan mo na magaganap sa 6 ng Mayo. Binabati kita at masaya akong ipagdiriwang mo ito kasama kami. Pang-apat, Bating Pangwakas. Ito ay magalang na pamamaalam at sa ulihan nito ay may bantas na quit. At ito ay sinusulat sa bahaging kanan ng papel. Halimbawa, ang iyong kaibigan. Panglima, Lagda. Ito ay pangalan ng sumulat. Ito ay nakasulat sa ibaba ng Bating Pangwakas. Uulitin ko ang mga bahagi ng liham na dapat sundin. Una, pamuhatan. Dito nakasaad ang tirahan ng sumulat at petsa kung kailan isinulat ang sulat. Ito ay nasa bahaging kanan ng iyong papel. Halimbawa,
Valdos Street, Kapirpiriwan, Cordon, Isabela, Mayo 4, 2021. Pangalawang bahagi, Bating Panimula. Ito ay magalang na pagbati kasama ang pangalan ng sinusulatan at sa hulihan nito ay may quit. Ito ay sinusulat sa bahaging kaliwa ng papel. Halimbawa, Mahal kong Sonia. Pangatlo, Katawan ng Liham. Ito ay nagtataglay ng mga bagay na nais sabihin ng sumulat. Halimbawa, Kumusta ka na? Natanggap ko ang iyong liham paanyaya tungkol sa iyong selebrasyon ng 7th kaarawan mo na magaganap sa 6 ng Mayo. Binabati kita at masaya akong ipagdiriwang mo ito kasama kami. Pang-apat, Bating Pangwakas. Ito ay magalang na pamamaalam at sa ulihan nito ay may bantas na quit. At ito ay sinusulat sa bahaging kanan ng papel. Halimbawa, ang iyong kaibigan. Panglima, Lagda. Ito ay pangalan ng sumulat. Ito ay nakasulat sa ibaba ng Bating Pangwakas. Ayan mga bata, natapos na nating talakayin ang mga pamantayan na dapat sundin sa pagsulat ng liham pagbati sa may karawan. Ngayon, aking susubukin kung talagang naintindihan ninyo ang ating aralin. Babasa ako ng isang liham. Makinig kayong mabuti at mamaya kayo ay sasagot ng mga tanong tungkol dito. Okay ba? Opo! Rojas Cordon Isabela, 4 ng Mayo 2021. Mahal kong Nora, natanggap ko ang iyong imbitasyon para sa iyong karawan sa 8 ng Mayo 2021 na gaganapin sa inyong tahanan. Lubos akong nagagalak sa pag-anyaya mo sa akin sa iyong karawan. Muli, maraming salamat. Ingat ka palagi. Ang iyong kaibigan, Alona. Ulitin ko ang liham mga bata. Rojas Cordon Isabela, 4 ng Mayo 2021. Mahal kong Nora, natanggap ko ang iyong imbitasyon para sa iyong kaarawan sa 8 ng Mayo 2021 na gaganapin sa inyong tahanan. Lubos akong nagagalak sa pag-anyaya mo sa akin sa iyong kaarawan. Muli, maraming salamat. Ingat ka palagi. Ang iyong kaibigan, Alona. Mga bata, handa na ba kayong sagutin ang mga katanungan? Opo! Alin dito ang pamuhatan? Tama, Rojas Cordon Isabela, 4 ng Mayo 2021. Alin naman ang Bating Panimula? Correct, Mahal kong Nora. Ano ang pananda na ilalagay sa hulihan nito? Mahusay, kuwit. At ano ang nakalagay sa katawan ng liham? Tumpak, natanggap ko ang iyong imbitasyon para sa iyong kaarawan sa 8 ng Mayo 2021 na gaganapin sa inyong tahanan. Lubos akong nagagalak sa pag-anyaya mo sa akin sa iyong kaarawan.
Muli, maraming salamat. Ingat ka palagi. Alin ang bating pangwakas? Korek ang iyong kaibigan. At anong pananda ang dapat ilagay sa hulihan nito? Tama, quit. At sa lagda, sino ang sumulat? Correct, si Alona. Wow mga bata, ang galing-galing ninyo. Kaya palakpakan ang inyong sarili. Alam kong naintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Mga bata, laging tandaan ang mga pamantayan sa pagsusulat ng liham pagbati at laging isaisip ang bahagi nito. Ngayon, kunin ang inyong lapis at papel at kayo ay magkakaroon ng isang maikling pagsulit. Para malaman ko kung talagang naintindihan ninyo ang ating aralin. Handa na ba kayo? Opo! Gumawa ng liham pagbati sa karawan ng isang kaibigan. Para magawa ito, sundan ang bawat bahagi at isulat ang bawat hinihingi nito. Maliwanag ba ito mga bata? Opo! Mga bata, tayo ay mag-umpisa na. Umpisahan natin sa pamuhatan. Isulat na ninyo ang lugar ng inyong tirahan at ang petsa kung kailan ninyo isinulat ang inyong sulat. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para gawin ito. Tapos na ba? Opo! Mahusay! Sige, susunod ay sa bating panimula. Ano ang isusulat ninyo dito? Opo! Tama! Ang inyong panimulang pagbati at pangalan ng inyong susulatan. Sige mga bata, isulat na ninyo. Bibigyan ko kayo muli ng isang minuto para isulat ito.
Naisulat na ba? Opo! Mahusay! Ang susunod na gagawin ay ang bahagi ng liham. Ano ang sulat ninyo? Tama! Ang mga bagay na gusto mong sabihin sa iyong kaibigan. Sige, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para isulat ang mga ito. Laging tandaan, ang inyong liham ay liham pagbati sa kaarawan. Sige, magsulat na mga bata. Naisulat na ba mga bata? Opo! Ayos na ayos! Palakpakan ang inyong sarili! Ngayon, isulat ang inyong bating pangwakas. Bibigyan ko ulit kayo ng 1 minuto para isulat ito. Naisulat na ba? Opo! Mahusay! At sa lagda, isulat na ang inyong pangalan. Tapos na ba ninyong naisulat, mga bata? Opo! Alam kong tama yan. Kung hindi pa ninyo ito natapos, pwedeng magpatulong sa inyong magulang. Okay na, mga bata? Opo! Ang inyong sulat ay aking babasahin, kaya huwag ninyong kakalimutang ilagay sa inyong kit. Isa na namang aralin ang natapos natin ngayong araw na ito. At sana, laging tatandaan ang wastong pagsulat ng liham pagbati para sa may kaarawan. Ngayon, ating pasalamatan ang nagsulat ng script na si Ginang Sonia Arsamante at sa bumubuo ng SDO Isabela RBI Production Team. Hanggang sa susunod nating aralin. Ako ang inyong guro sa radyo,
binibining Lizeth Pia Siguray na nagsasabing sa SDO Isabela, walang batang may iwan. Hanggang sa muli, paalam! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon! Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan! Kaya halina sa Radyo! Radyo! Radyo Eskwela!